Loser Kid X for this Ling, Taco for this Farza, and Rex 69 degrees for Cho. So on to the right side for the fantasy main, Tini para sa isang Mashat, Room Train for the PNK, Hyde para sa isang Balearan, T-Max for the Gata Kacha, and two for the Hayabusa. Pero naku, mukhang mainit agad ang laban. First Blood coming from Balear, napatay agad ang isang Selena, and I think kuha agad ng objectives dito. Mag-i-invade na to for sure kasi kulang na agad yung Claw Esports dito eh. Yan na nga, speaking of invasion, nakuha na agad ng fantasy main, and mahihirapan agad makaangat yung Ling natin doon kung sakasali. Oo, tama ka dyan na to Persian, and this time 1 minute game time na tayo. Op, naku po, papasok o ilalabas, mamamba out lang din. Naku, GG pa ata. Ito na, laban. O, hindi pa rin. Talagang ambahan lang. Pero i-invade ang Vec Fantasy. Naku! Ayun. Naku, na-invade na nga ng blue buff. I-invade pa ng red buff. Naku po. Mahihirapan makaangat ang Claw Esports dito kung sakasakali. Pero makikita natin doon, naka-level 4 agad yung Hayabusa natin, and munti ka nang may paglagyan yung ating show. So, ang tanong dito, paano makakahabol ang Claw Esports or either si Ling natin kapag kaganito na yung pinapakita ng fantasy main? Oo, napaka-grabe yung ano, napaka-grabe nung aggressiveness ng fantasy main dito against Claw Esports. Hindi nakakapag-react, hindi sila makapag-react masyado sa ano, sa fake fantasy main, ginagawa ng fake fantasy main. And so far, feeling ko pag hindi sila nakabawi dito, hindi nila sinintak-sintak tong Vec Fantasy main, gagangster-gangsterin lang talaga sila. At uulit-ulitin na yan na aagawin na yung buffs ng Ling. So hindi siya tataba at the end of the day. Ang bilis din nakapagpa-level 4 nung Hayabusa ng Fantasy main. Hindi pa lang nga yung ano, yung Ling. Pwede nang ano, pwedeng kulit-kulitin. Pwede niya nang pasukin anytime. Mm-hmm. Pero makikita natin si Gatot Kacha, kanina ko pa siya napapansin. Ang lakas ng loob niyang mag-cut lagi ng waves dito sa may bot lane. Pero ayun nga lang, papalag nga ba? Hindi. Hindi na. Delicates, tatlo yung kalabad doon. Though may ulti siya para panakas niya. Pero ito na, sa top lane, susubok ulit makakuha ng another kill yata din dito. Quad Shadow and Shadow Kill as well. Pero disengage muna, mga kaibigan. Hindi makakuha ng Vec Fantasy main ang kill doon. Reason why, makunat din naman yung thumbs, and other than that, wala pa rin naman masyadong item ang isang Hayabusa dito. Pero delicates to kasi naka level 6 na agad yung ating Hayabusa. Mapapansin natin, ayun, nakuha pala agad ng Ling ngayon. Tika na naman siya kanina eh. So this time, sabi ng Ling, hindi na pwede na makuha nyo ulit to. Kailangan kong makahabol. Sabi ng Ling natin, yan, kuha nga naman ng Little Wanderer. So, possible diretsuhin nila to ng turtle. Kasi medyo malayo, pero hindi. Talang. Ambal lang. Pero gusto kuhanin ng fantasy main na itong middle lane natin, Shadow Kill, na ibigay. Napatay ang isang Farsa. So, 0-2 agad in favor sa fantasy main. Grabe. Grabe yung pinapakita nila. Yung momentum na andon. Nararamdaman ko. Tama ka dyan. And eto na, mga kaibigan, tignan natin how are you going to make these things around. Turtle nasa kamay ng Vec Fantasy, 3 minute game time pa lang to, mga bestie wap. Napakaaga pa na ito kung tutusin. Pero kung titignan nyo yung kalagayan, parang akakalain mo na halos nasa 10 minute game mark na tayo sa sobrang agresibo ng Vec Fantasy main. Nakala mo, dadami ng item. Pero item check mo yung nga dyan. Okay, eto, tingnan mo, yan pa lang yung mga item nila. 2.9 na si Hayabusa, compare mo doon si Sanglin na 1.9. Laki. So, ang laki ng kalamangan. Kung meron mang lamang eh, lahat si Cho. Lahat the farmer. Oo, oh, lahat dinalo sila lamang. Ayun pa, nadali. Pero buhay ito. Buhay yan. Hindi pa ganun kasakit yung ano eh. Yung Hayabusa eh. Tamang pasindak lang muna. At least na dinedelay-delay niya lang yung ano. Nila yung Claw Esports. Other than that, Vec Fantasy, hindi pa nila kayang pumatay ng pumatay. Pero grabe naman yung ano. Oop! Oy, ayun. Nahabol pa, oh. Sinolo kill. Grabe. Nahatalo na naman si Dako doon. Dako paroon, pero hindi patapos dyan ang laban doon sa may middle lane. Mukhang Ling, hahabulin pa, hindi na lang din. Nakatakas pa. Pero kinakalmot pa doon sa may top lane. Uy. Aggressive. Sa madulas dito. Napaka-aggresibo ng Vec Fantasy main. Ito na naman, mga kaibigan. Pero wala na buhay ang Hayabusa dito. Trying to escape
or that engagement, bali wala, talagang hirap hulihin. Kumbaga wala silang panghuli kay ano, Haya, si ano lang. Haya. Si Chow lang pala ang sa asaling pwedeng makahuli kay Haya dito. Other than Chow, wala na kasi yung Abyssal Arrow depende yes. Kung Haya, kung makakatama ka, pero kung Haya busa ka, iilagam mo lang yung Abyssal Arrow for sure. Ano ka na? Another one. Oops, sinabol ng aso. Disengage. Nakakalmot pa. Pero hindi pa lang ganawan. Ako, Gina, gusto niyang pumalag pero wala siyang magagawa. Nakukuha ba nila? Na-steal ba? Na-steal nga ng Fantasy Main. So kapag kaganito na yung nakikita natin, ilang beses ka na nakukuha na ng buff. Napakalab. Parang napakahirap umangat. Napakahirap pumalag. Oh. Mukhang ano, masasandwich pa. Tapos siling natin doon. Hindi. Nakatakas pa nga naman. Problemang malaki mga kaibigan. And for this, look at this damage ng bottom lane. Pwede wala yata. Kumbaga si Chow lang kasi talaga yung pwede. Yun, nagdadala so far eh. Walang damage si kasi si ano eh. Walang damage si Ling eh. Hindi siya maramdaman so far. Parang absent sa ano eh. Absent sa klase kumbaga. Yes. Even yung Abyssal Arrow ni Gogo, so hindi ko pa rin makita. Uy, pasok na pasok din. Mga kaibigan, ayun. Pero yun nga lang, si T-Max dito mga mapapatay under the turret. Successful kill for Claw Esports, but there's a double kill naman for that Masha. Grabe, papalitan lang dito ng ano, ng mga highlights. Yung Vec Fantasy, Hayabusa, yung Valir. Tapos ngayon, yung ano naman, Masha, double kill. Ang hirap din kasi, even na magbagsak ng Feather Airstrike to si ano. Si Hayabusa kasi pwede siyang patayin eh, habang nag-uulti siya. So parang for me, kahit harap i-front ko tong si Thams, hindi pa rin enough yun dahil may PNK pa rin tayo. At the same time, may Valir din. So hindi ko masyado pang nakikita si Gat at Kacha. Parang doon pa lang sa tatlong to, ang hirap pumalag. Oo, doon pa lang sa tatlong ang hirap. Heroes dito, ang hirap ng labanan, oh. Maano na, masasakit na din kagad. Ito na, papasok in, makakakuha. Hindi, hindi ko connecta. Mga kaibigan, naka-disengage na rin naman kagad. Nakalis na kagad doon ng Claw Esports. Pero yun nga lang, nasuzone kagad sila, ano? So, for that, yung buff, agawin ang agawin to ng Vec Fantasy main. Kita mo naman yung pagiging aggressive ni PNK doon. No? Wala akong pakialam. Basta andito yung asok nakaantabay na sa inyo. Basag na. Kalmot lang ng kalmot. Suning lang talaga. Nagawa na naman. So hirap talaga yung Claw Esports sa pinapakita ng Fantasy Main. Ang laki na rin ang kalamangan ng lead. Halos ano na rin eh. 8K. Ayun, grabe binilang ko pa. Napa-under-under natin yung math skills natin dito. Pero as you can see here, for the 8 minutes game time, nahihirapan sumagot ang Claw Esports sa pinapakita ng Fantasy Main and knowing that na nakukuha nila yung resources ng Claw Esports. Exactly, mga kaibigan. So, for this, mga bestie wap, 17K versus 25K, layan na lamang ng Vec Fantasy Main, pero titingnan nyo sa killing score, 5-2 lang yan, mga besties. Ibig sabihin, 7 times lang nagkaroon ng death. Di nagkapatayan dito ang dalawang team na to. Pero titingnan mo sa mapa, nasa third tower na agad yung Vec Fantasy Main. Ni Lord, wala pa nga dito, pero gusto na agad nilang palitin lalo ang base dito ng Claw Esports o yung ginagalawan ng Claw Esports. Hirap niyan, hirap makabawi niyan pagka ganyan. Tapos, link pa yung ano nila, damage dealer, ni Kill wala pa. Kapag ka ganito yung setup, kahit hindi na nila na eh, hindi na nila kailangan ninyo. Pwede na nila dire-diretsohin kung sakali. Oo, walang damage yung link eh, hindi ramdam, parang ano, upset. Ano naman si Pink eh? Yun, may tier 3 tower ka agad, real quick, 9 minutes pa lang. So, that's the problem for Ling, ladies and gents. Speaking of, nako, gumagawa ng milagro yung ating PNK doon. Mukhang nasipa si T-Max. Nasitan pa rin, no? Ito na, nako po, papasok na ang mga Vec Fantasy heroes natin dito. Napakalalim na nga lang din ni Masha doon. Parang nung game number 2 anina, game number 2 anina nung sa Evo's SG. Pero re-rectile na lang yata din. Future secured, mga kaibigan, for this game number 2. We'll go to Vec Fantasy Main. What a performance.